Hi everyone, we're back with another skincare routine video, and for this one, we're going to be doing a skincare routine for those na nagka-breakout and then nagka-dark spots galing sa breakout na yun. And yung concern na to, very personal siya sa akin ngayon because I also did get a breakout recently, as in tatlong pimples talaga dito sunod-sunod, and meron pa akong iilang mga tiny bumps dito sa jawline area ko. And yung skin ko kasi medyo may tendency talaga siya mag-form ng red marks and dark spots. Hindi nyo pa siya masyadong nakikita because meron pa akong makeup on my skin. Galing kasi ako sa shoot with Recreate. Pero yun, tatanggalin ko siya in the skincare routine and makikita ninyo kung paano siya nagre-recover and kung ano yung mga ginagawa ko para malesen yung pagka-dark spot niya. Now just to share with you guys, nung nanotice ko na sunod-sunod na yung mga breakouts ko, I decided already to consult with a dermatologist as soon as possible. So in this video, isishare ko sa inyo yung mga changes that I'm applying to my current anti-acne routine para alam nyo rin kung ano yung personal mindset ko kapag nagkakaroon ako ng mga breakouts, and hopefully, meron din kayong matutunan from this video. So that being said, wala nang any, let's start with our routine. Alright, so start na tayo with my routine and simula tayo with the newest addition sa routine ko na binigyan ng dermatologist ko recently, and these are my oral acne medications. And no, hindi ito isotretinoin or Accutane, these are actually oral antibiotics. Now, nung pumunta kasi ako sa dermatologist ko, binalikan namin yung buong acne journey ko, as in nung nag-share ako na nag-isotretinoin ako noong 2022 up to 2023, and then sobrang nag-clear yung skin ko, pero slowly, noong 2023, medyo bumabalik na siya and nagre-relapse nung nag-stop ako, as in nung nagma-maintenance na lang ako ng mga medications na pahit-pahit na lang. And since matagal ko na ginagamit yung mga pahit-pahit na acne medications na yon na makikita nyo in my previous skincare routine videos, we didn't really change that, nagdagdag lang kami. And since yung mga breakouts ko were yung red na galit na galit na mga pimples, usually sign daw yon of a bacterial infection of yung acne bacteria na present sa skin natin, which is why temporarily, nilagay ako ng dermatologist ko on antibiotics. Emphasis on the word temporary kasi hindi talaga dapat forever ginagamit yung mga ganitong gamot, and also dapat very specific yung time na paggamit sa kanila, kaya talaga nire-reseta siya ng dermatologist dapat. As in guys, hindi ito yung parang ibang mga gamot na over the counter na kung na-feel mo lang na gusto mong gamitin, basta-basta mo lang siyang gagamitin, as in no yun for this one. Kasi guys, delikadong-delikado yun for your own health, as in pag hindi mo ginamit ng tama yung antibiotics and nagkasakit ka next time na mas seryoso and kailangan mo rin gumamit ng antibiotics sa time na yon para gumaling siya, pwedeng hindi na gumana to. It's also what we call antibiotic resistance. So hindi ito biro guys, hindi ito kung ano-ano lang, and dapat talaga manggaling sa dermatologist or sa doctor yung reseta nito with specific instructions and specific time period kung kailan mo siya gagamitin. But anyway, nang na-clarify ko na yon, I just wanted to show you guys also ito yung tinatake ko ngayon, and actually wala na tong laman because ininom ko na siya kanina. Nakalimutan ko na, oo nga pala, sa video ko siya dapat inumin, pero ayun. And kung wala pa kayong acne medications, madali lang kumuha ng reseta from a board certified dermatologist. Gumawa na ako ng updated step-by-step video on how to consult a dermatologist for acne medications, whether may pambayad kayo or wala. So I will put that video here sa I button. Alright, and now natapos na ang oral acne medications natin, it's now time to move to the skincare routine itself. And dahil naka-makeup pa ako ngayon because galing nga ako sa shoot, let's start with an oil cleanser to remove it. And alam ko meron iilan sa inyo na matagal nang nagre-request ng cleansing oil for oily skin or oily acne-prone skin. So ito na ang isa sa mga recos ko, and this one has been my favorite recently. It's from the affordable Korean brand Frankly, and it's their deep cleansing oil. So mag-pump lang tayo nito, probably 2 pumps because medyo intense ang ating makeup ngayon. Spread ko lang siya on my hands. And by the way, dry hands to. Hindi ko binabasa yung face ko because ganun dapat. And ilalagay na natin to sa face ko while I explain why I really, really like this. Na ito kasi guys, natuwa ako sa kanya because I think second cleansing oil pa lang to ever na alam ko with the ingredient salicylic acid, also known as BHA. Now, it's a very, very small amount sa cleanser na to, so don't expect na ma-exfoliate niya yung skin mo. But even in a small amount, nakakatulong pa rin naman siya to soothe the skin. Now, I also do want to clarify, marami kasing nagsasabi na nakakatanggal daw ng mga blackheads or whiteheads yung mga oil cleansers. And technically, if meron nang nakalabas
labas, as in yung parang nakaluwit na siya, yung parang konting ganun mo na lang matatanggal na siya. Isipin niyo yung oil cleansers, parang pinapadulas lang nila and it just helps them na mag-slide out. But just to clarify with you guys and to set the record straight, hindi natatackle ng mga cleansing oils yung root cause talaga ng acne. So hindi siya treatment for blackheads and whiteheads. Meron man yung mga iba ginagamit nila sa nose area nila because nagkakamang black dots dito. Those are called sebaceous filaments. They're very normal. They really happen sa skin natin. And yes, nakatulong din naman yung oil cleanser, but it won't eliminate them completely. Babalik din sila after a certain amount of time. But anyway, let me just wash this off and let's move on to the next step. Alright, and now natapos na tayo gamitin ang cleansing oil natin. Iniwan ko na lang nabasa yung face ko because we're moving anyway to our next cleansing step, which is our foam cleanser. And honestly guys, wala masyado nagbago compared to my previous routine video. It's still the same cleanser that I'm using. This is still my favorite right now. It's from the brand Mental Autumn Acnes and it's the Creamy Wash. Na alam niyo na to, yung kapag dinispense ko siya, green na green talaga siya na mukhang uhog, mukhang sipon. Char! Diba? Naka medyo disturbing. Char! But anyway, basain lang natin siya or i-lather natin and immediately, malalaman nyo talaga kung bakit gustong gusto ko to kahit mukha siyang sipon sa simula. And oh, grabing grabe talaga yung pag-foam niya and super duper satisfying to just put on your face. And gustong gusto ko talaga to, especially after kung umuwi from a long day and sobrang mantikang mantika talaga yung face ko. As in, alam niyo, yung sobrang haggard, especially kapag naglakad ka pa sa labas and parang nausukan yung face mo na kung ano-anong pollution na yung nasa mukha mo. And like I said before sa review ko nito, I think ilang beses ko na rin siya na i-mention before. This is foaming pero gentle lang yung cleansing agents niya. At the same time, this also has a small amount of salicylic acid. Again, not enough to exfoliate the skin pero meron pa rin siyang soothing properties kahit at the small amount na meron sa cleanser na to. And speaking of soothing, meron din tong Centella Asiatica. Again, really, really good ingredient na soothing din sa skin. Okay, mukhang okay na rin to. So before pa tayo ma-overtime, let's just wash this off and move on to the next step. Alright, so now our skin is freshly cleansed and ayan na nga, nagsisilabasa na ang aking mga red marks and dark spots. As you can see, dito talaga sobrang grabe yung breakout ko. Ito, huwag yung napansinin kasi nakalmot ko lang yung leg ko niya. Pero tingnan nyo compared to Hero, wala naman ako masyadong breakouts here, pero ito talaga medyo nagka-mark siya. So that's how you know na nagka-breakout ako. But anyway, for our first step na magta-tackle both ng mga breakouts and ng mga dark spots is of course going to be our nighttime acne medication. And of course, hindi ito mawawala talaga sa any acne routine ko. This is my Tretinoin. Na again, matagal na akong user ng Tretinoin. If I'm not mistaken, I've been using it consistently already for almost 2 to 3 years. As in itong 0.1%. And like I always say, yung 0.1%, that's not going to be for everyone. Iba-iba talaga ang mga percentages na magiging tama per person. For other people, itong 0.1%, sunog na sunog na yung balat nila and mas effective talaga sa acne nila either yung lower percentages or even yung adapalene because less irritating yun compared dito. Meanwhile, yung iba naman, like me, medyo sakto lang siya sa skin ko. So, usually, nakakapag-determine lang talaga nun is a dermatologist. Now, a lot of people like to ask me which is better, yung acne medication ba na tretinoin or better ba yung adapalene or yung retinol, okay ba yun for acne? And the first thing you have to know is yung retinol kasi specifically is not a gold standard acne treatment. Yung retinol lang ha. So kung gumagamit kayo ng any retinol product ngayon, don't expect it to give very good anti-acne results. And biktima na rin ako niyan dati, as in gumagamit ako ng retinol, ina-expect ko may mangyayari sa acne ko, pero never, or parang wala talaga nangyari. Dapat talaga either tretinoin or adapalene yung ginagamit ninyo because those are not just FDA approved for acne but are also considered gold standard topical treatments for those na merong mga moderate or even mga mild na acne. And even when you use tretinoin and adapalene, again, depende pa rin siya sa person kung hihiyang ba siya or hindi over the other. Ako personally, tretinoin yung mas nagre-respond yung skin ko, pero meron din akong
akong kilalang iba na mas adapalin naman yung nagre-respond yung skin nila. So it really depends, but the most important thing you have to remember about yung mga medications na to is never din na mapapagaling nila yung acne mo on their own. They always need to be supported by other acne medications na nasa ibang part ng routine mo or minsan nasa same routine mo rin. For example, yung oral acne medications ko na tinake ko earlier in this video. Pero meron din naman yung mga pahid-pahid. Like kunyari, sa morning routine ko, ibang acne medication naman yung tinatake ko. Benzoyl peroxide naman yung tinatake ko at that time. And even azelaic acid na prescription strength, yung 15-20%, I also still take that pero minove ko na rin siya sa umaga kasi sabi ng dermatologist ko, better if hindi sobrang nasasabayan yung tretinoin ng ibang mga acne medications kasi sobrang matapang na talaga yung 0.1%. And if isang mali mo lang na sinamahan mo siya ng isa pang ingredient na very irritating sa skin mo. As in guys, na-experience ko yun, grabe talaga yung irritation. But anyway, I think evenly nang na-spread yung tretinoin on my face. And if again, hindi mo pa alam what the function of these products are, as in yung mga tretinoin, adapalene, retinol, etc., etc., they all belong to the same group of mga products or mga ingredients called retinoids. And I do have a video showing you how to choose the right retinoid for you. Ililink ko na lang siya again dito for your convenience. Alright, and now natapos na tayo mag-acne medications. Let's now move on to our next step, which is yung serum naman natin na targeted not just for dark spots but also for oily skin and breakout prone skin. And I know baka meron sa inyong magtanong, hala, hindi ba dapat yung serum muna before tretinoin or ano ba yung tama? Actually, it doesn't really matter. There's really no research that shows na kapag inuna mo yung serum mo, it's better, or pag inuna mo yung gamot mo, it's better, or mas mag-absorb siya sa skin mo. Yung iba, sinasabi lang nila na unahin mo yung serum because usually mas watery yung serum, and yung retinol, di ba kanina yung ginamit natin, medyo may pagka-creamy siya. So, usually, for the sake of being comfortable lang, but either way, e-effect naman silang dalawa sa skin mo, kahit anong order mo siyang ilagay, so it doesn't really matter. But anyway, the serum that I'm currently using is from the brand You. This is their Radiance Up Antioxidant Serum. In fairness, I really like this product, and this might be one of my favorite products sa YOU. So, kuha lang tayo ng mga ganito karami, and actually, hindi ko ito nagagamit lahat. Probably mga 1, 2, 3 drops lang. And then, okay na yan usually sa skin ko. So, mirrub ko lang or spread ko lang siya around my palms. And ganun yung ginagawa ko. And while I'm applying this to my face, again, let's talk about the ingredients. Ito kasi has 5% niacinamide, which again, marami na sa inyong may alam kung matagal na kayo nanonood ng mga videos ko. This not only helps with dark spots, but also it does help with the oiliness on the skin. Very good supporting ingredient din siya kay tretinoin. It helps the skin na tolerate si tretinoin ng mas mabuti. So, okay na okay yun. Perfect na perfect. And speaking of perfect, 5% is also the perfect percentage for you to be able to get all the benefits ni niacinamide while not being too irritating on the skin or for you to get yung least chances na ma-irritate na yung skin mo. Now, aside from that, this also has the ingredient SimWhite 377 na baka nakikita nyo na in a lot of other products. Baka curious kayo, ano ba yung SimWhite? Actually, brand name yan ng isang ingredient, but the actual generic name of it is phenyl ethyl resorcinol. Hindi niyo kailangan i-memorize yun, ah. Na yung SimWhite 377 or yung phenyl ethyl resorcinol, kung ano man yung tawag mo sa kanya, basically, it's an ingredient that targets yung part ng skin natin na nagpa-produce nung dark pigment. And recent studies have shown na compared to yung mga usual ingredients na nagtatanggal ng mga dark spots like alpha arbutin or kojic acid, actually si SimWhite, to get its max effect, you don't need as much compared sa, let's say, arbutin, di ba, kailangan mo at least 2%, or si kojic acid, usually kailangan mo maybe 1%. Itong si SimWhite naman, you only need 0.1% to 0.5% of SimWhite sa isang product para makuha mo yung effect niya. Also, on its own, hindi rin talaga siya as irritating compared to, let's say, kojic acid. Compared to alpha-arbutin naman, actually, gentle na ang alpha-arbutin eh. Pero medyo marami yung kailangan mo, almost 2% compared to kay SimWhite, yun nga, 0.1 to 0.5%. So, medyo mas madali siyang mahanap sa isang product at the right percentage. And at the same time, very, very stable na ingredient din talaga siya. So, that's another plus kasi madali siyang i-formulate into products. Now, aside from that, meron din tong licorice root extra, which as I said before, very underrated din na skin brightening and dark spot lightening ingredient. Parang 2 to 3 videos ago, kasi sabi ko lang na underrated siya.
and meron din siyang slight antioxidant effects. Now, surprisingly, the serum also has stabilized vitamin C sa formulation niya in the form of 3-O-ethyl ascorbic acid, which can also be helpful sa mga dark spots natin as a supporting ingredient. Now, I was pleasantly surprised because usually, konti lang yung nilalagay ng ibang mga brands na stabilized vitamin C sa mga serums nila. But in this serum, it's 5th on the ingredients list. And yes, dahil nga stabilized vitamin C siya, gentle siya, and pwede mo siyang isabay with niacinamide or even retinol or tretinoin in our case. So really a lot to love sa serum na to. Not bad na rin yung presyo. At the time that I'm shooting this video, nasa 449 pesos siya online. Ang tip ko is, huwag niyo itong bibilin sa physical store. Kasi guys, honestly lang ha, lagi kasi siyang 700 plus pesos sa mga Watsons or sa mga SM department store. Mas madalas may discount talaga online dun sa official shop nila. And ang laki din nun, almost 200 plus yung natipid nyo kung bibili nyo siya online at a lower price. So kung gusto nyo mahuli yung product na to at that price range, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Check nyo na lang kung sale siya ngayon. Feeling ko naman na magsistay siya at 400 plus for a certain amount of time. Pero kung hindi, abangan nyo na lang. Pero kung hindi nyo talaga maabutan yung sale ni YOU, a very affordable alternative is yung kay Dermorepublic na 2% alpha arbutin plus niacinamide na serum nila. Parang 200 pesos lang ata yun nung nakita ko siya before. So, very good option. Unfortunately, hindi ko na siya mahana. Parang nawawala ata siya or naiwan ko ata siya in one of my travels. Pero ayun, recommend ko rin yun especially sa mga nagtitipid kasi nga ang mura-mura lang niya. And kapag nawala mo siya like me, hindi gaano kasakit. Alright, now that we're done with our serum, move na tayo to our next step in this routine and it's going to be our moisturizer. Now, just to be very honest with you guys, meron talaga akong mga times na, as in, minsan talaga, pagod na ako after a long day and after yung serum ko, siniskip ko na to. But, I had a skin analysis test done in Thailand and sabi kasi nila sa akin na mukhang sobrang nakukompromise yung skin barrier ko and humihina siya especially dito sa cheeks area ko. So, according to yung dermatologist na nag-a-assess sa skin ko noon, sabi niya, kailangan ko na daw mas maging masipag sa pag-moisturize. And so, as a masunurin, sige, gawin natin yan in this step. Sisipagan ko na and of course, dahil nga skin barrier repair ang priority natin. I decided to get a moisturizer na merong mga ceramides and other soothing ingredients. And this moisturizer is from a brand na kaka-mention ko lang actually kanina. It's from the brand Dermorepublic and this is their Cica plus Ceramide plus 2% Niacinamide Cream. Now, if nakita nyo na yung best local skincare ko from 2022, alam nyo na at that time pa lang gusto ko na si Dermorepublic. Pero at that time, ang mas napapansin ko is yung mga active niya na mga products, like yung mga exfoliants niya, yung mga serums niya. Pero I think mas recent nilang nilabas itong cream nila. If I'm not mistaken, probably in the past year. And if you're someone like me na naghahanap ng moisturizer na skin barrier repairing, na bagay din gamitin sa acne medications kasi sobrang drying ng acne medications minsan as a side effect. Pero oily acne prone din kayo so hindi rin siya pwede masyadong mabigat on your skin. In my opinion, medyo underrated option to from this brand. Especially since mas mura siya compared to other moisturizers. And another thing I like about pump packaging, medyo mas kaya mong maging precise with regards to yung amount of product na gagamitin mo. For example, ako, gagamitin ko lang sa kanya is 2 pumps. So, ayan na siya. And wala ka masyadong nasayang na product. Now, honestly guys, depende naman sa inyo how much moisturizer you want to use on your skin. But usually yung 2 pumps na yon okay na for me. And usually, I just spread it around yung mga areas na nag-irritate talaga usually yung skin ko. And also, of course, dito sa cheeks, yung sinabi nilang spot or area na humihina na raw yung skin barrier ko. Nakakaloka. Now, ingredients-wise, may niacinamide din ito at 2%. And yes, okay lang kahit may niacinamide na yung previous product natin na 5%. And meron din ito na 2%. Hindi naman magkocombine yun at magiging 7%. So, okay lang yon. Don't worry about it. Especially since 2% lang na may niacinamide na ito. Not really gonna be a cause for any irritation. Again, this also has Centella Asiatica, gaya nga nang sabi sa pangalan, which is a very, very soothing ingredient. Welcome siya na ingredient, especially for our red marks. Not just to soothe our skin from yung irritating na side effect ng acne medications. And as you can see, fully blended na siya. Yung kanina pa habang nagchichikahan tayo, pero mabilis talaga to mag-blend. While at the same time, mapifeel mo pa rin yung konting nourishment on your skin. But anyway, highly reco ko talaga to. I think a little under 300 pesos lang yung price din nito. Minsan nga parang 200 plus lang pag may sale si Dermorepublic, which I think madalas silang nagsasale. And though it's not directly
a brightening product, it still helps support yung mga potent na brightening products mo to prevent irritation on your skin, which is also something na dapat pinag-iisipan natin sa isang routine like this. Because kapag meron kang dark spot routine na tinatarget mo yung skin mo, pero OA naman yung irritation on your skin, parang counterproductive siya, or parang mas lalong nag-work ka lang na mas maging dark yung dark spots mo. So again, reminder, parang ilang beses ko na sinabi sa video na to, soothing ingredients will really, really help. Though they're not the main thing na makakatulong, they're a really, really good parang sidekick sa routine mo. Alright, now that we're done with our moisturizer, move na tayo to our last step sa routine na to, because meron nga tayong deal with na breakouts or mga red marks and dark spots. Of course, we also need a spot treatment. Well, hindi naman need, pero nakakatulong din talaga siya in its own way kung ginagamit mo. So, good to have siya. And whenever I get breakouts, these are my spot treatments of choice. Yes, spot treatment with the letter S. Nakakaloka. But don't worry, hindi niyo naman to kailangan lahat. As in, ito lang talaga yung rotation ko. Hindi niyo sila kailangan isabay-sabay, so don't worry. Ginagamit ko lang to for different situations or different stages wherein nasa na yung pimple ko. So, tignan natin kung ano yung mas similar sa situation ninyo. So, let's start with this one na I'm sure alam nyo na, especially if matagal na kayong gumagamit ng mga skincare products na available sa Watsons. It's the Oxycure Acne Clear Powder Mud. Bawat Watsons shopping video ko, lagi talagang sumisiksik to sa routine ko. Honestly ako, kung pipili lang ako ng isang spot treatment, ito yung masasabi ko talagang kunin ninyo, because may pagka all-arounder siya. Now this is something that you can put at night sa mga pimples na either paparating pa lang, sa mga pimples na nandyan na, sa mga magaling na na pimples, and even sa mga red marks to prevent them from getting darker or redder. As in, all-arounder talaga siya. So in this case, ilalagay natin siya on some of our marks, because grabe na rin talaga mag-mark yung skin ko after ko magka-acne. Kasi sinasabi talaga ng dermatologist ko na medyo mas prone talaga ako na magka-marks, because medyo light kasi yung skin tone ko. So ganun talaga. Kaya kitang-kita niya talaga yung mga red marks ko. But anyway, isa-isay natin siya. Sorry, I have to face this way because nandito yung mirror. And para mas maging precise yung paglagay ko sa mga marks. Ayan. So, ayan na siya. Actually, medyo ang laki nga na nalagay ko. And again, baka merong mag-worry, di ba, hindi pwede isabay ang salicylic acid at saka ang tretinoin kasi irritating. Well, sabi naman ng dermatologist ko, as long as doon lang sa spot, nothing to be worried about. And meron din naman itong product na to na zinc oxide, which is soothing sa skin. So, okay lang yon, and it also helps soothe the pimple or the red mark in this case. Alright, so ito namang next natin is for those na gusto din gumamit ng spot treatment, pero ayaw nila nang nagmamark sa face na ganitong puti. Kasi obviously, awkward nga naman. So this one is more of a spot treatment kung gusto mo siyang gamitin sa umaga kasi nga clear siya, or ikaw kung ayaw mo matulog sa gabi nang may ganito sa mukha. So this one is also from a brand that I've already mentioned before and very common din siya sa mga drugstores. It's the Mentholatum Acne's Anti-Acne Spot Gel. Now, ito naman, yes, meron siyang salicylic acid, pero meron din tong sulfur, which is also a really good ingredient in spot treating your acne. So okay din siya for pimples, specifically yung mga paparating or papagaling pa lang. And this one, dahil nga hindi siya puti, wala siyang zinc oxide, but in its place, meron naman siyang centella asiatica, which is also a good soothing ingredient. So again, mas sa umaga ko ito ginagamit, pero ipapakita ko na rin to sa inyo. As in, ganyan lang talaga siya. And then, when you blend it onto your skin, and naging clear lang talaga siya. And actually, ito, very, very satisfying siya gamitin kapag sa umaga after mong itanggal yung pimple patch na iniwan mo overnight, which is actually the next product na pag-uusapan natin. Na actually, sorry guys, hindi ko maalala kung aling pimple patch to kasi natanggal ko na siya sa packaging niya, pero dalawa lang naman yung ginagamit ko actively na pimple patch ngayon. So, this is either the Derma Angel na pimple patches, which is yun yung top one ko talaga. Kung nagtitipid kayo, kung sa what since lang kayo bumibili ng pimple patch, that is my number one favorite. So it's either that or yung Good Molecules na, in fairness, gustong gusto ko rin yung pimple patches nila. So it's either one of those. I'm not sure. I'm sorry. Pero yung dalawa na yon, yung Good Molecules or yung Derma Angel, kahit ano man yung kunin mo doon, okay na okay yun for me. I highly recommend it. Okay siya. So maraming may akala na you just put this on any type of pimple, pero actually hindi. The best time to use yung mga pimple patches na ganito is kapag meron kang pimple na meron ng nana or pus na lumalabas. So pag may nakita ka na, yun na, pwede mo na siyang ilagay. And ang dami kasi sa iba, pag nakikita na nila yung parang
maputi na pus or nana, ang ginagawa nila, tinitiris nila. No, no talaga yan guys ha. As in, hindi pwede because that will make your red mark redder or your dark spot darker. So, bawal. But it also doesn't mean na aantayin mo mawala lang yung nana na yun na just on its own. Kaya ka nga maglalagay ng pimple patch because yun yung way mo para matanggal siya kasi sisipsipin niya yung pus or yung nana. So parang siya na yung gumagawa nun for you and mas gentle pa. But of course, it does it very slowly. So kailangan mo talaga iiwan siya overnight or at least 6 hours for it to be able to do its job. Actually, hindi nga lang overnight, hindi mo lang naman sa gabi siya gagamitin kung magaling mag-conceal yung pimple patch mo like yung sa Derma Angel na daytime. Actually, ito din kay Good Molecules. Pwede mo siyang gamitin sa daytime to actually even cover the pimple and iyon mo lang siya for a few hours. So, ang benefit nun, aside from sisip-sipin niya yung pus or yung nana, aside from that, mas may protection siya from yung bacteria. Especially since, di ba minsan pag may pimple tayo, parang habit natin kalikutin talaga siya, hawak-hawakan. So, that prevents you na parang mapunta yung kung anumang germs na nasa kamay mo sa pimple mo kasi naka-cover siya. And also, aside from that, nako-conceal din niya yung pimple depending on how good the patch is. Ako talaga, Derma Angel, okay siya mag-hide ng spots. Pwede mo pang patungan ng makeup. Same with si Good Molecules din actually. And then, another pro tip from me, pag tinanggal mo na yung pimple patch, diba? And then, wala nang nana kasi nasip-sip niya na lahat. What you do is, wash your face dahil umaga naman yon, and then put on your acne medications, kung ano man yung ginagamit mo sa morning, and then, lagyan mo ulit ng patch. As in, for the rest of the day, yun mo yung patch na naandun. Syempre, bagong patch ha, hindi yung patch kagabi. Kasi ang mangyayari naman dun is, di ba nawala na nga yung nana, pero meron pa rin siyang bump kasi meron pa siyang iilang mga liquid na naandun sa loob, causing it na magiging parang bump siya. So, paglagay mo ng second na patch, yun naman yung sisip-sipin niya, and then pagtanggal mo after a few hours, magiging flat na siya. And honestly guys, best feeling ever pag nakita mo yun na flat na siya and pagaling na siya. So yun na siya for pimple patches, but I actually forgot to mention one more spot treatment na ginagamit ko. This is the best kapag parang yung malaki talaga na pulang-pula yung pimple mo and hindi siya nagkakanana. Or pwede rin hindi pa siya nagkakanana pero malaki and red siya. So in those cases, usually yung ginagamit ko is this one and I'm sure medyo familiar na kayo sa itsura and I think this is also very popular sa TikTok. This is from the brand Baron Bliss and it's their Pimple Warrior Acne Drying Lotion. Now, I do want to mention first, syempre, depende pa rin. Kunyari, cystic talaga yung pimple ninyo or parang galing talaga sa hormonal reasons. Minsan, kailangan na yun ng injection ng dermatologist and of course, the right acne medications for the long term para hindi na siya breakout ng breakout sa area na yun. Pero, may mga times talaga na gusto mo lagyan ng spot treatment, baka makatulong, and this can help as a band-aid solution. I repeat, band-aid solution lang siya, but it will not treat the root cause. Same with our other spot treatment. Mostly, band-aid solutions lang sila, pero at the end of the day, kailangan pa rin ng sustainable na solution, which is yung gamot. But anyway, kapag malaking-malaki talaga ng pimple and gusto mo siyang mas mabilis talagang mag-calm down, usually, ito yung ginagamit ko. And nung abroad ata ako, ito yung dinala kong acne clear potion. It's either this one or yung Oxycure. Parang nagpapalitan lang naman ako sa kanilang dalawa. I like them both. So ayun, nung red na red at galit na galit na to, ito muna yung nilalagay ko at that time. And then nung pagaling na sila, yung other two spot treatments na. Now, wala naman akong galit na pimple ngayon, so I'm not gonna use this in my routine. But just to share with you guys the proper way to use this, kasi meron akong nakikita sa TikTok, sinishake nila para maging pink na liquid and then gagamitin mo daw as a serum. Hindi, wag ganon because madadamage yung skin barrier niyo. So the right way to use this is iwan mo lang siya dapat in place, again huwag niyo isishake, para magsettle yung white powder dito sa baba and yung clear liquid sa taas. Tapos kukuha kayo ng cotton bud, ang gagawin niyo lang is i-dip niyo siya and then makukuha niya yung product na to. And ipapat mo lang siya just as you would any spot treatment doon sa active na pimple mo. So ganun siya, very very simple and straightforward. Basta alalahanin niyo lang, do not shake and antayin nyo talagang mag-separate yung parang mga components niya. But again, I do want to emphasize, while okay to as a band-aid treatment for your breakouts, hindi ito treatment for the root causes of acne. Again, band-aid solution lang siya. So of course,
need mo pa rin i-treat yung root cause ng acne mo, especially if it's cystic or even hormonal, kung ayaw mo na siyang bumalik. Kasi ito, kahit ilagay mo siya sa skin mo, babalik at babalik pa rin yung breakouts mo pag hindi mo siya treat with the right acne medications. And speaking of cystic and hormonal acne, kung yun yung concern ninyo and you want more information sa topic na yon, I actually just did a video on it recently with a board certified dermatologist. So kung gusto niyo panoorin yon, ililink ko na lang siya sa end ng video na to. But just a quick reminder guys, if gusto niyo patingnan yung ibang mga products na minention ko sa video na to, for your convenience, nilagay ko na sila lahat sa description box as shop links para hindi na kayo mahirapang hanapin sila. And as promised, ito na yung video with a dermatologist and sasamahan ko na lang siya ng isa pang video that I feel you should watch, especially if you have acne prone skin. And as usual guys, thank you so much for watching and I will see you in the next video. Bye!